Si Blake Griffin noong nakarang off-season, inoperan siya ng contract ng Boston. Gusto nilang bumalik sa lineup nila itong si Blake pero tinanggihan niya ang kontrata na yon. Ang nireport pa, nasa retirement na itong si Blake pero wala pa namang official statement ang nilalabas dun. Nitong nakarang linggo, nag-reach out pa sa kanya si Derek White at si Peyton Pritchard para bumalik sa Boston papasok ng playoffs. One last ride para kay Blake. Going 35 years old na si Blake by March. Noong nakarang season, nakalaro siya sa Boston ng 41 games, 13 minutes, 4 points at 3 rebounds per game. Last January, nakita si Blake Griffin sa Costco na sinasabi ng iba na doon siya nagtatrabaho. Ni-roast pa siya ng iba mga fans na kailangan niya ng pang-child support, kaya doon nakita. Actually, yung picture na nakita si Blake sa Costco ay dahil yon sa nagpo-promote siya ng isa sa mga investment niya na nutritional drinks. So, nagbibigay kasi siya ng mga sample drinks dun sa mga customer dun, kaya nakita siya ng iba mga fans at nakakilala. Pero ano nga ba nangyari kay Blake Griffin at bakit ayaw niyang bumalik sa NBA kahit yung team niya dati gusto siyang kunin na yung iba mga players niya na nasa status niya ng retirement or mas bata pa sa kanya, hirap na hirap makakuha ng contract. Noong 2018, sinabi ni Blake na gusto niyang ipursu ang comedy career na inspire siya kay Seth Rogen. Kaya meron siyang tinayo noon na Comedy by Blake. Live stand-up comedy yon na under sa foundation niya at sponsor ng malalaking company gaya ng Comedy Central, United Talent Agency, Universal Music, 20th Century Fox at marami pa. Nang 2019, naging part pa siya ng Comedy Central para sa isang event, parang kay Alec Baldwin ata yon. Yung ni-roast din ni Blake, yung dati niyang biyanan. Naging positive ang response ng mga fans doon sa comedy ni Blake. Prior pa noong 2018, nagpe-perform na talaga si Blake Griffin ng mga live comedy kahit pa noon sa Laugh Factory. Noong mga sumunod na taon, bukod sa basketball, dito kay Blake meron siyang stand-up comedy, meron pa siyang mga pelikula noon. Bukod doon, meron pa siyang media company. Kung maalala niyo yung reboot ng pelikulang White Men Can Jump, company kasi niya ang nag-produce noon kasama yung isang NFL player. Mortal Media yung pangalan ng company ni Blake Griffin na bigla kasing lumaki yun. Nag-appear pa siya sa iba-ibang comedy show na meron din siyang animated na pelikulang nagawa, as in nag-transition na talaga mula basketball papuntang entertainment si Blake Griffin. Parang LeBron din na malaking part ng kanyang network na sa entertainment side. At mostly din ng mga celebrities na nasa $500 million pataas ang network na sa ganong industry. So eksaktong isang taon ngayon, February 28, 2023, si Blake Griffin at si Ryan Khalil na may-ari ng Mortal Media ay pumirma ng contract sa Sony Entertainment para sa kanilang company. Bago kasi sila pumirma ng contract sa Sony Entertainment, successful na kasi yung isa sa TV series nila sa Apple TV Plus, kaya nakakuha sila ng malaking kontrata. Dito naman sa Sony Entertainment, magpuproduce sila ng pelikula at TV show din. Kaya malaking pera ang makukuha nitong si Blake Griffin kasama yung kanyang business partner.